and teaching allowance. Alam mo, nung pinanood ko to, gusto ko ito, sabi ko. Pasensya na kung yung iba medyo iniisipan nyo na si Senator Bong Revilla, eh medyo, alam mo na, di ba, tinawag nyo pala na budot king yun, di ba? At nanalo dahil sa pagbubudot. Pero alam mo, nung pinanood ko to, kasi malapit sa puso ko mga guro. Kasi nga, ang nanay ko, ever since, ha, mula nung bata kami, guro yun. Inakyat niya yun, from the ladder. Guro, habang guro siya, nag-aaral siya ng master, PhD yun. Habang ano, hanggang inabot niya ang maging dean. Nag-start siya bilang teacher ng mathematics. Kaya magaling ako sa mati. Magaling ako magkwenta. ng gastusin. Hindi to. Teacher yun ng math hanggang umabot siya sa pagiging dean. Kaya alam ko ang, at naalala ko noon, tambay ako. Aside sa tambay ako sa eskwela namin sa principal's office, tambay naman ako dun sa pinagtatrabaho ng nanay ko sa dean's office. At nakikita ko yung hirap ng mga guro. Kaya malapit sa akin ng mga guro. Nung napanood ko to, abay, natuwa ako. Maraming salamat, Senator Bong Revilla. Maganda ho itong ginagawa ninyo. Kasi marami yung sinasabi iba na may mga natutulog-tulog na senador, pero kayo pala ay hindi tutulog-tulog na senador. Bakit to? Kasi para saan ho ba yan? Kasi tandaan ninyo minsan na bilang guro, actually alam nyo, ito taatin-atin lang ho ito. Ako ay nakaranas din ako na maging guro kahit papaano. Hindi ko alam ba't nila ginawa yun. Pero nakaranas po ako maging guro ng ano. At minsan talagang from the pocket, maglalabas ka para mabigyan mo ng... Kasi kung aantayin pa, magre-request ka pa sa opisina, alam mo yon. Eh kung may allowance ka na para nadadagdagan, eh pwede mo magamit para makapagpaturo ka sa mga ano. At una-una sa lahat, talaga namang mababa ang sahod ng mga guro. So maganda ho yan, dagdag na yan. Ito, isipin nyo na maigi to. Di ba? Sino ho pag ang umaasikaso ng eleksyon natin? Mga guro. Kaya nga naalala nyo, ang daming nagalit after binito ng Presidente Bongbong Marcos yung sa dagdag allowance ng mga guro nung after election, di ba? Tapos at least ngayon, di ba? Tayo, patas tayo eh. Sabi ko nga sa inyo eh, pag tama, papalakbakan natin. Pag mali, banata natin. Eh, nagkataon, tama ho itong ginagawa ni ano. At isipin nyo to ha, walang takso yung dagdag. Ang gandang ano nun. Ang gandang dagdag ho nun. Walang tax. Hindi, alam mo, ito ah, isa pang gusto ko lang, pasensya na ako kung medyo marami akong komento dito sa mga guro ah. Hindi kasi alam nyo, almost, actually hindi nga half eh. Bakit ko masasabing most of our learning period ay nakasalalay sa mga guro? Kasi yung alam nyo, merong ano yan eh, sa bata, meron yan yung learning period. Diba? Meron yan tinatawag na dito. Pag sabi nga nila, pag matanda ka na, hindi ka na natuturuan. Correct ko yun. Kasi pag umabot ka na sa edad na ganito, ang hirap mo na mag-absorb ng mga new learnings. Kaya nga maraming mga, pasensya na, pero totoo, may mga matatanda na ayaw ng mag-absorb ng mga new learning, yung mga techno-technology, ayaw na nila niyan. Bakit? Kasi nga ganun, pag medyo nagkakaedad na, medyo hindi na. Yung learning process nila, eh na, as in most of their years, eh nandoon sa guro. Doon sila natututo. Hindi ko nga alam yan ang pinaka nanineglect na trabaho sa Pilipinas. Alam nyo kung bakit? Sorry to say, alam nyo kung bakit bumaba ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas? Kasi hindi suportado yung mga guro eh. Kung suportado ang mga guro, sigurado ako magandang ang kalidad ng edukasyon ng mga Pilipino. Ang nangyari kasi, lagi natin sinisisi, bakit ang bobo-bobo ng mga estudyante ngayon? Huwag mo natin sisihin yun. Tandaan ninyo kaya bobo yung mga estudyante. Dahil hindi ho nasuportahan ng gobyerno yung mga gurong nagtuturo sa kanila. Yun ang problema. Ang dami hong sana. Kasi alam nyo, ang dami kong kakilalang teacher. Apakarami kong kilalang teacher na minsan, nangihinayang ako magaling sana. Diba? Lalong-lalo na, ito walang biro ito ah. Credit to my very, very, very good professor in Jose Rizal University. O yan ah. JRU! Nag-aaral ako dyan ah. Baka akala nyo ah. JRU. Yung nagtuto, nakalimutan ko na yung pangalan, pero bilib na bilib ako, yung nagtuturo ng Rizal dyan.
Grabe. Pag siya ang nagto... Kasi, ano nga ako eh, school hopping. Hindi, walang biro. Nag-school hopping ako sa buhay ko, ha. Paiba-ibang school. Nag-STI ako, nag-AMA. Lahat! Name it! I have it! Nag-UP ako. Kung saan-saan ako pumasok na eskwelahan. At masasabi kong pagdating sa discussion about Rizal, yung nagtuturo sa JRU ang pinaka sobrang na-enjoy ko, na-absorb ko lahat ng turo niya. Isa yun. Ang galing-galing magturo nung teacher na yun. Nakalimutan ko na yung pangalan nun. Kaibigan yun ng nanay ko, pero kahit kaibigan yun ng nanay ko na pwede ko namang hindi atenan. Siyempre, nakakunan din. Siyempre, pwede hindi ako maten, di ba? Pero pag siya ang nagtuturo, inaatinan ko. Kasi natututo ko, ang dami ko natututunan sa kanya. Ang galing-galing niya, promise. At saka yung isa pa ang teacher, sa mat naman yun. Di ba? Ang galing din yung teacher namin sa mat na ang cute ng itsura niya. Kaya ka umutin dahil cute, no? Meron na rin. Porsyento, mga 20%. Hindi, pero alam mo, ha? Kaya nga, sana... Alam mo yung mga ganyan, masuportahan ng gobyerno, madagdagan ng... Kasi sayang eh, pag nag-ibang bansa sila, yung ganyang talino, ay maniwala kayo sa akin. Sa Japan nga eh, meron akong ano doon. May namit akong actually, hindi siya Pilipino, Hapon. Hapon siya na ang galing mag-Tagalog. Tapos naging nagtuturo din siya doon. Kaya nga sabi ko sa kanya, ang galing niya. Tapos grabe ang sahod niya. Wapak! Wapak ang sahod niya kasi pambihira. Hapon ka, ang galing mag-Ingles, pag nagtagalog siya, hindi mo aakalaing Hapon siya. Ganun siya kagaling. Tapos, pag nag-Hapon siya, hindi mo siya aakalaing Pilipino siya. Marunong siya mag-Pilipino. Ganun siya kagaling. Tapos, pag tinanong na yung sahod niya, grabe. Sabi ko nga, kung ang mga magagaling na mga teacher sa atin nag-ibang bansa, sigurado akong laki ng perang kikitain, pero nagtsatsaga yung iba dito. Maraming mga guro na nagtsatsaga dito. And they deserve this. Kung hindi man mataasan yung sahod nila, ha? Kasi ang hirap taasan eh. At least yung mga ganitong batas na ginagawa ni Senator Bong Revilla, kahit papaano, makakatulong. Sabi ni Kamo 10TV, asawa ko teacher, ang problema din kasi ang batas, alam mo yan, bay. Oo nga, kaya nga, perfect yung ginawa ni Senator Bong Revilla. Kasi the only way para itaas kailangan talaga ng batas. Eto, inamendahan niya yung, itong pinapasa niyang bill, maa-amend po yung tinatawag na chok allowance. Ibig sabihin, madadagdagan ho sila. Very good yun. Sorry ha, yung mga ibang galit kay Senator Bong Revilla. Pero ako, may puso ako sa mga guro. Very good yung ginawa mo, Senator Bong. Hinahangaan kita dyan. Promise. Baka sa mga naghahanap po kay Senator Robin, kahit papaano po, may ginagawa ho siya. Hindi ko kahit papaano, sorry for the term. Meron ho siyang ginagawa din. Katuwang ho siya ni Senator Bong Revilla na ipasa ho itong batas. Napaka-importante niya na nagtuto. Alam mo, ako nagugulat eh. Honestly, ah. Nagugulat ako kung sino pa yung mga nilalait na, alam mo yung quote-unquote, artista kasi, TV host kasi, sila pa yung mga matitikas ngayon, ha, itong mga panahon na to, di ba? Di ba? Isipin nyo, ha, pero yung mga matatalino, hello? Hello? Di ba? Grabe, ang gagaling nun itong mga senador natin. Sarap samahan, no? Hindi, pero magagaling mo talaga sila. Magagaling. Promise. Kaya sana lang, maipasa ho itong batas na ito. Itong pag-aamyenda sa ating batas na ito. Ay, nako. I'm hoping, Senator Bong Revilla, ako dyan, ha? Dito sa sinasabi nyo ito, botong-boto ako dito. Maniwala ho kayo pag naipasa nyo yan. Ay, grabe ho. Maniwala ho kayo. Isasama ko talaga kayo sa listahan ko. Hindi, kasi, sorry ha, ang dami ho talagang ang dami hong matatalinong mga senador na hindi ho maisip yung mga basic. Ito yung basic eh, yung mga teacher natin.
Kasi nakita nyo naman, di ba? Nakita nyo naman po yung huling pag-aaral patungkol sa edukasyon ng mga Pilipino. Sorry to say, ha? Ang daming bobo ngayon. Wag ko kayo magagalit, pero totoo po kasi, talagang ang dami na hong mga kabataan ngayon na hindi mo alam yan. Paano nangyari? Paano ka nakagraduate? Hindi mo alam to mga to? Ang dami ng ganun ngayon. Ganda lang, te. Oo, oh, walang biro. Di ba? Ang daming ganyan yung ganda lang, te. Ganda ka? Ganda? Bakit? Anong nangyari? Ang dami nang ganyan ngayon, mga kabataan. Paano kasi panay ang TikTok lang eh. Wala akong masama mag-TikTok ha. Nagti-TikTok din utang. Pero kasi yung mga kabataan ngayon, puro TikTok lang. Ang gabay nila sa ano, yung puro YouTube lang, puro shorts lang. Ay, hindi yung short na suot ha. Okay lang yun, okay lang din yun. Hindi yung shorts na sa YouTube at saka sa Facebook, yung reel. Puro ganun lang eh. Tapos pag tinanong, alam mo meron yung ano, ito ha, walang biro ito ha. Di ba meron ka makikita sa TikTok yung mga kabataan na may contest tapos isusub-sub nila yung mukha nila pag nagkamali. Tawa ako ng tawa doon. Sobrang tawa ako ng tawa. Pero naaawa ako. Sabi ko, ang tanda nyo na, hindi nyo pa alam yan. Yung mga ganun na sa akin, bobo na ako eh. Honestly ha, ito, aaminin ko sa inyo. Nung kabataan ko, bobo ko. Pero yung alam ko, mas alam ko yung alam, yung hindi nila alam. Bakit ako, hindi ko sa yung bobo tayo kasi mahina ang logic, hindi ho yun. Ayoko ko kasi nagpupunta talaga ng eskwelahan noon, feeling ko ang bobo ng teacher. Sa mano, galing mo man. Hindi, promise. May ganung prinsipyo ako sa buhay noon eh. Pag alam ko yung guru ko, hindi niya alam yung sinasabi niya, nabibwisit ako, nilalayasan ko talaga. Walang biro. Kasi sabi ko, kung hindi mo alam yung kinikwento mo dyan, hindi ka prepared. Bwisit ako sa gurong hindi prepared. Yung aakyat ng aakyat ng stage, yung magtuturo sa harapan, tapos alam mo binabasa lang yung libro, nabibwisit ako doon. Alam mo sinasabi ko, kung babasahin mo din yung punyetang libro na yan, lalabas na lang ako, ako na lang magbabasa ng sarili ko. Nag-accept ako ng panahon ko dito. Nagbayad ako para ipaliwanag mo sa amin kung ano yung nandun sa libro. Pero kung babasahin mo lang din, lalayasan kita. Kaya marami akong di natutunan nun. Hindi, honestly ah. Kasi pag nakikita ako ng ganun yung meron pa, eto walang biro ito. Hindi ko na lang papangalanan, ha? Eh, baka sabihin niyo, puro papuri tayo sa guro, eh. Meron ako eskwelahan. Ha? Pagdating ko doon, akala nila teacher ako. Walang biro! Kasi medyo may edad na ako noon. Yung mga kasama ko, mga freshmen. Eh, galing na ako sa ibang eskwelahan noon, eh. Nakatatlong taon na, apat na taon na ata ako sa ibang eskwelahan bago ako lumipat doon, eh. So, pagdating ko doon, para akala nila teacher ako, pagpasok, bilang tumahimik. Tapos bigla akong umupo doon sa student. Di, upo ako doon sa student. Tapos nagtuturo na yung teacher sa computer. Sabi ko, may... Anong matututunan ng estudyante? Di, wala akong pinangalanan ng eskwelahan, ha? Sabi ko, anong matututunan ng mga estudyante na to sa computer kung yung teacher bobo? Alam mo, sa sobrang ano niya, sa sobrang niyang bobo, pag hindi niya na alam, tinutulungan ko na siya. Honestly, ganun. Tapos, to the point na sinabi niya, pwede ba ituro mo kung papaano? Ako pinagturo niya, sabi ko, nito, may binayaran kita, laki-laki ng tuition fee dito sa kung pagtuturuin mo. Kaya nga ako nagpunta doon eh. Hindi, actually, kaya ako nagpunta doon para sa diploma. Eh, pero nakakabwisit yun. Sabi ko, ano ng klaseng edukasyon ang magkakaroon tayo kung puro ganun ang guro? Alam nyo kung bakit? Ha? Hindi ko kasalanan ng eskwelahan. Kasi yung mga magagaling na huwag na kayo magbanggit, sinabi ko na nga huwag magbanggit eh, yung mga magagaling na guro, umaalis na ng Pilipinas. Yan ang punto ko, hindi para manlait ng guro ha, hindi para manlait ng eskwelahan. Ang punto ko dito, yung mga gurong magagaling, dahil nga ang baba ng sahod dito sa Pilipinas, nag-aalis na, nagpupunta na ng ibang bansa. Kaya ang laki ng problema natin. Anong nagiging problema? So yung mga naiiwan dito, it's either passion lang talaga nila magturo sa mga Pilipino or yung mga baguhan na medyo mahina. Diba? Kaya ako, maniwala kayo, boto ako sa ganitong klaseng panukala at bibigyan ko ng panahon itong mga ganitong klaseng
para alam mo kahit paano makatulong tayo na mag-ingay, na suportahan sana ng mga senador, ipastrak ho. Sana ipastrak ho ng mga senador yung mga ganito para talagang umangat na yung kailangan nyo na hong paakyatin yung ano pa. Pataasin ang sahod ng mga ano, yung kinikita ng mga teacher natin. Alam mo, ano ito, educational crisis to sa Pilipinas. Maniwala kayo sa akin. Yung baka dumating ang panahon na hindi na tayo, yung quality ng edukasyon natin, hindi na kayang pumantay sa buong mundo. Kaya nga sana, Miss Vice President and Secretary Inday Sara Duterte, sana po pagtuunan niyo ng pansin yung pagtaas ng ano, antas ng sa DepEd at doon kung sino man yung sa CHED, sana din po. Hindi, although marami naman magagaling, pagdating ang usapan natin dito public ha. Pagdating naman po sa private, syempre mataas ang sahod ng mga, depende po yan sa eskwelahan. So hindi natin mapapakialaman yan, pero ang punto kasi natin dito, marami na ang mga Pilipino ngayon na kung dati normal na mag-aral ka sa private at hindi normal. Hindi totoo eh, nung panahon ko, pag nag-aral ka ng public, ibig sabihin nun, wala talaga kayo. Oh. Totoo yan ha, nung panahon ko, 1980s. Ngayon, hindi. Kahit yung pamilya mo may kaya, marami sa kanila, pinag-aaral na lang nila ang anak nila sa public school. Bakit? Kasi sobrang taas na ng private. Grabe na ho yung mga private, di ba? Yun ang kalagayan. Eh, nangyayari, dahil nga sa mababa ang sahod ng mga public teacher, medyo bumababa yung antas. Di ba? Bumababa yung antas ng kalidad ng mga guru natin. Yun lang. Maraming salamat, Senator Bong Revilla at Senator Robin. Sana ho, ipush niyan.